the debate officially opens. Ladies and gentlemen, let's give the floor for 20 minutes in the affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi na itong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, ngayong gabing ito, patunayan natin ng Iglesia Katolika o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok, sa buong Biblia. So, Bisaya, Tagalog, Ratano, kay na nag-request, bro. Pwede sa Bisaya. Magsisimula tayo magsalita ng salitang ugat ngayon na binuo ng mga barikos, no? Tungod sa mga daghang request, bisaya kanin dagway inyong katbang, mapipilitan tayo, no? So ngayon, pumirma si Pastor Ian, ito po yung topic na ating i-discuss ngayon. Ang Iglesia Katolika o Roman Catholic is the one who compiles the whole Bible. So ngayon, isa lang haligi lang ang i-present ko sa inyo. Sino ang nag-compile sa Biblia? Unang-una, magsagawa muna tayo ng definition of term para meron tayong common understanding sa mga terminologies na gagamitin natin. Una, ano ba yung kahulugan ng Bible? Dito sa Funk and Wagnall Standard Dictionary, Volume 1, page 135, Bible, noun. The writings of the Old and New Testament as received by the Christian Church as divine revelation. So ano ba yung Bible? Consists in the Old and New Testaments. Yan po ang buong Biblia. Ano yung buong Biblia? Old and New Testament. Maliwanag ba? Parang meron tayong common understanding. Ngayon, punta naman tayo sa term compilation dahil ang ating main idea, central idea, isa lang. Sino ang nag-compile sa Biblia? It is not about the true church. Ang ating discussion is not about the true church. It is not about the authorship of the Bible. But it is all about the compilation of the Bible. Sino ang nag-compile? So ulitin ko ha, it is not about authorship of the Bible. It is not about the true church. But it is all about one central idea who compiles the Bible. So ngayon, parang meron tayong common understanding sa term compilation. Dito sa the same dictionary, compilation, ang kahulugan ng compilation is noun that which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Ano ba ang kahulugan ng compilation? Gathering of existing books. It is not all about authorship. The term compilation is gathering of existing books na meron ng nag-exist na mga aklat. He gathered the existing books. Plural po, existing books. Yun po ang term compilation. It is not about authorship of the Bible. It is not about, ang aming discussion niya, it is not about the canonicity of the Bible. But referred only on the compilation of the Bible. Sino ang nag-compile? So pangalawa na definition, dito naman sa the World Book Dictionary Volume 1, so, historical ang presentation natin. Pangalawa, patristic document. Dahil magkukote tayo ng mga church fathers. At i-quote din natin ang Protestant father na si Martin Luther mamaya. Meron tayong church fathers, meron din silang Protestant father. Isa na nito ay si Martin Luther. So, pangalawa na document, the World Book Dictionary, Volume 1, page 423. Compile to make or form a book. So, anong kahulugan ng compilation? To form and to make a book. Yan pala ang kahulugan ng compilation. Balik tayo sa tema, patunayan natin ang Simbahang Katolika o Romana Katolika ang siyang nag-compile ng buong Biblia. No? Hindi yung particular lang, part of the Bible, but buong Biblia. Siya ang responsable, wala nang iba pa. No? Sa pamagitan ng mga church fathers niya. Una, i-quote natin ang isang akda muna ng si isang Bible scholar ng Baptist Theological Institute, si Dr. Lee Martin
MacDonald, page 16. Kinu-quote po ni sa isang Bible scholar na Baptist Bible scholar na sabi niya dito, si Bishop Mellitus of Sardes, one of the church fathers in the second century, who provide what is possible, the earliest known Christian canon of what he termed the Old Testament. Sino pala yung nagsasabi, unang nag-coin sa term Old Testament? Bishop pala. Obispo. Hindi Protestante, mga kapatid. Bishop of Sardes. Kinu-quote ito at ini-accept ito ng isang Bible scholar na mga kapatid natin ng mga Baptist. Sinong pangalan? Anong pangalan niya? The Bible, Lee Martin MacDonald, page 16, The Bible Canon. Pangalawa, sabi niya, seeking to acquire accurate information about which books should be accepted as canonical. Sabi dito, inaamin niya, nang una pala na nag-coin sa term Old Testament ay isang obispo. Bigyan natin ng palakpak ng Diyos. So, kinu-quote po ito ni, galing sa, hindi po ito Catholic Bible scholar, mga kapatid. Isa po itong theologian at Bible scholars, one of the Bible scholars of the Baptist Theological Seminary. At sabi niya dito, isa namang Baptist na author, si Dr. Sloan, saan yun po? I-prepare mo muna. Kinu-quote niya yung numerous church fathers of the Catholic Church. Unang-una, Clement of Rome, 95 AD, mentioned at least 8 New Testament books. Meron na silang, hindi pa final, mga partial na mga listing of the inspired books. No? Sa first century, si Clement of Rome, Santo Papa po natin ito, 8 New Testament books. Si St. Ignatius of Antioch, 115 AD, mentioned 7 books in the New Testament. St. Polycarp, mga church fathers po ng Catholic Church po ito. Sinong nag-quote nito? Si Dr. Slogan, isang Bible scholar na naman ng Baptist Seminary. So, hindi po ito, hindi ako nag-quote ng mga sariling atin. Then it is self-invested interest. So, St. Irenaeus acknowledged 21 books. Yun ang sabi niya ni Dr. Slogan, isang Bible scholar, isa sa mga Bible scholar sa mga Baptist Seminary, a Theological Institute. At kinu-quote din niya si St. Hippolytus sa taong 235 AD. Recognized 21 books. At kung gagamitin nila, sasabihin nila sa sunod na sa ating discussion ngayon, Father, Bro Darwin, wag mo lang akong tawagin sir dahil hindi naman ako maestro. No? Bro na lang, Pastor. Dahil sila, padre din. Okay lang ng padre. Oh, sige. Then si Pastor Archie, Sir Darwin, no, or Priest Darwin. So, brother na lang, no? So, ngayon, dito naman tayo sa, kung gamitin nila ang Muratorian Canon, mamaya, Muratorian Canon, it is owned by the Catholic Church. It is a Latin transcription. At meron tayong document kung hahanap sila ng document. At gumagamit yan sila ng mga due to canonical books, ang Muratorian Canon. It is owned by Roman Church, a Latin Church. Meron tayong document nito. Mamaya ipakita natin kung maghanap siya. Dito naman tayo sa Harleys Bible Handbook, still a Protestant book. Ang una pa lang nag-coin sa term Old Testament, si Bishop Eusebius, and dalawa. Dalawa po ito, no? Si Bishop Eusebius and si Bishop Mellitus of Sardes. Sa New Testament naman, kinu-quote ko lang ang sinasabi niya dito, nandito yung mga aklat natin, si Tertullian, St. Irenaeus, ang nag-coin sa term New Testament. Sino ang nag-coin? Sinong unang nagumagamit sa term New Testament? Si one of the church fathers, Tertullian and Irenaeus. No? And 9 minutes and 30 seconds remaining. And then, kinu-quote din niya na Council of Carthage, after sa mga church fathers, ang dami nila, meron silang mga listing of inspired books, pero ang last scene niya na hindi yung mga church fathers, but the Pope and the bishops, the councils, the synods of the Catholic Church. Ang una, na konsilyo sa simbahan ang nag-declare
na ang salita ng ang Biblia ay salita ng Diyos. By the way, ang unang gumamit na term ta Biblia ay si St. John Chrysostom sa taong 1st century. St. John Chrysostom, ginagamit din yan sa ating mga kapatid na mga Bible scholars na mga Baptist, hindi lang sa Catholic. So ako po, while nag-search ako, nagbabasa kami, na-amaze ako. Dahil tinatanggap pala ito ng mga Baptist, ang mga church fathers ng simbahan. At kung sasabihin niya, Father, yung mga church fathers na yan, mga Romano-Katoliko ba yan? Babasahin natin ang document, mga kapatid. Nandito sa ating kamay, ang Young Student Learning Library. Young Students Encyclopedia Learning Library, page 2,462. Sabi dito, Roman Catholic Church. Makinig kayo. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects, wala pang ibang sekta, or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang katotohanan. Kung sasabihin niya yung early Christian, it refers to the Roman Catholic Church. Meron tayong document. At ibibigay pa natin mamaya kung magtatanong siya, mga kapatid. Mga kapatid, nandito din ang Protestant Father of Protestant Churches. Ito po ay Luther's work, Sermons on the Mount of St. John. Sermon po ito. Page. Mabasahin natin. Hindi po ito atin. Martin Luther po ito. Ang unang naging ama sa mga Protestant Reformation. Page 304. Babasahin ko sa inyong harapan. For it is exceedingly difficult to deprive them of this argument and to talk them out of it. Yes, we ourselves find it difficult to refute it. Ano ba yung mahirap nating kalabanin? Ano ba yung mahirap nating i-repute? Ano ba yung mahirap nating i-deny? Sabi niya, especially since we concede. Ano ba yung concede? Soko na kami. Exceedingly difficult. Anong term ginagamit ni Martin Luther? Exceedingly difficult. Pinakamahirap na i-deny natin. I-discredit natin. Ano ba yung mahirap i-deny? Mabasahin natin. Patuloy tayong magbasa. Since we concede, ano ba yung concede? Surrender na kami. Kung may kalaban kang politika, politiko, at natalo ka, pupunta ka doon at suko na ako. Ikaw nang nanalo, no? Anong right term na ginamit niya? Since we concede. While nagbabasa ako nito, nakikita ko ang humble ni Martin Luther, no? Inaamin niya, hey, it is exceedingly difficult to refute it. Ano ba yung is exceedingly difficult as we must, kinakailangan na aaminin natin that so much of what they say is true. Lahat ng sinasabi nila ay totoo. Ano ba yung sinasabi nila na totoo? Patuloy tayo. That the papacy, ano? That the papacy has God's word and the office of the apostles, and that we have received the holy scriptures, baptism, sacraments, and the pulpit from them. Exceedingly difficult. It is difficult to repute it, that we receive from them the word of God, the holy scriptures. Sinong nagsabi nito? Hindi si Father Darwin, kundi ang Father of Protestantism. Patuloy tayong magbasa. What would we know of this? It were not for them. Therefore, faith, the Christian Church, Christ, and the Holy Spirit must also be found among them. Among the papacy. Grabe, no? And then patuloy tayong basahin dahil ang ganda nito. I then, what business have I then to preach against them as a pupil preaching against his teachers? It is very impossible na
ating atusuklan ang atong mga maestro. Because the teachers is the magisterium, the Catholic Church. Bigyan nating papuri ang Diyos. Wala akong magagawa dahil ako ay estudyante lamang. They are my teachers. Sino ang teacher? The Roman Catholic Church. Patuloy tayo. Now, then there come rushing into my heart thoughts like this. Now I see that I am in error. Ako po ay nagkamali. For who dares oppose the church of which we confess in the creed? Sino ba ako na mag-oppose sa simbahan na pinoprofess natin sa credo natin? No? Patuloy tayo. Sabi niya, I believe in the Holy Church. Now I find this church in the papacy. Sino bang yung merong papa? Di ba? Ang Roman Catholic. By the way, ang ating diskusyon ngayon ay hindi about true church, kundi about the compilation of the Catholic Church of the Holy Bible. At dito, sa aklat, sa isang Protestant theologian, confirm niya na ang Concilio sa Cartes of the Catholic Church formally established the New Testament canon. 27 books in the New Testament as we know them, expressing what had already become unanimously judgment of the councils, synods of the Catholic Church. Sino nag-akda nito? Harley's Bible Handbook, page 1074 to 1075. So ang ginagamit natin ay mga Protestante na mga Bible scholars. At isa sa mga pinakasulid na nag-attest nito na hindi niya kaya, exceedingly difficult to refute, exceedingly difficult to discredit, because we owe from them the Word of God. Sino yung them? To the papacy of the Catholic Church. Amen? Kung walang simbahang Katoliko, walang banal na kasulatan. Dahil sa pamagitan ng mga church fathers, sila ang nag-preserve sa mga fragments, sa mga aklat sa Old Testament at sa aklat sa New Testament. Without the Catholic Church, we don't have compiled Bible before our presence. Therefore, napatunayan ko mga kapatid, na walang... Okay na, oras na. God bless. Magandang gabi sa ating lahat. Okay. Time is off. Ladies and gentlemen, for the interpellations, mga pagbungkag sa gipabarog ni Reverend Father Darwin Gitgano, hataga nato og 95 ka minuto sa pag-cross-examine gikan sa negative side, Pastor Rayan Fuentes, or a series of questions. Okay na? Test mic test. Okay, yeah. So, lingkod unta ko kay lingkod man ka. Tindog. Alright, salamat, Mr. Moderator. Padre Darwin, ingingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gi-define ang term, nga buong Biblia ang gi-compile sa Romano-Katoliko, and then it consists of Old and New Testament. Okay. Ang akong pangutana, una sa tanan akong pangutana, matawag ba ni mo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kinig og Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, yeah, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, nasa dictionary po ito, standard dictionary, pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile, not part, but buong Biblia, kapatid. Alright. So, karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia, pangutana.
sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na ba yung Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament. And then, let us quote again the standard reference. Hindi lang personal opinion ko, ah. Universal World Reference Encyclopedia, sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Sa ato pa kay yes, doon na di ay Old Testament, sa wala pa'y Roman Catholic, unya ang Biblia nga imong ipamatud-an, old and new. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na di ay sa wala pa ang Roman Catholic? Salamat, Iksuon. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Kinsa? Ang mga church fathers. Kikutlo na sa inyong Bible scholar, si Martin MacDonald, iyang giates nga si Bishop Melito of Sardes. Bishop ang nag-coin sa term Old Testament, not Protestant. Okay. Ang imong tubag nga si Melitos nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Melitos. Pangutana, kana bang nag-coin sa Old Testament? Parehas ba nas nag-compile sa New Testament sa Old Testament? Yes or no? Unang-una. Yes or no? Oyon ko si ibang gisupakan, supa ko si ibang giuyunan. Oyon ko. The answer is we need a categorical silence first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no. And after that, qualify the answer. Oh. Proceed. Pumalikon. Akakong pangutan ng Padre Darwin, simple kayong yes or no. Parihas ba ang nag-compile sa nag-coin ng Old Testament, ang Old Testament? Parihas? Dili, yes or no? Una, no. Okay. Babasahin natin yung ang sabi ni Lee MacDonald. Bro, open mo. Dili. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yun official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Lee Martin MacDonald. Sabi niya, basahin ko muna, the list of books acknowledged to the sacred scripture in the Council of Jamnia, it is referring to the Old Testament, sabi dito, there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel, regarding religious matters near the end of the first century. Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' sacred collection of scriptures had been long before the Jamnian meeting. It is not representing the whole Jews. So hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. Gipangutan natin kaganina kung parihas ba ang nag-coin sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Gigamit si Melitos of Sardes nga nag-coin sa Old Testament. So imo bang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Melitos walay labot sa tema nga compile? Yes or no? Unang-una, kasali po. Yes dahil, or no po? Yes or no po? Yes, kasali po. Dahil yung process sa compilation is gradual. Siyang unang nag-term, nag-coin sa Old Testament, hindi Protestante. At meron din siyang own listing. Own canon. So kaya nga, naka-influence siya. Nakatulong siya sa pagbigay official canon gradually sa official listing of inspired books in the Old and New Testament. So yung sinasabi mo na Old Testament listing, meron ng listing. Pero ang official, the Old and New, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the Old and New. Patunayan mo na hindi nag-compile. Mamaya, ipakita mo yung mga ebidensya mo. Okay. Hindi din Katoliko na nag-compile. Sorry. Time na daw, time. Okay. Alright, so salamat sa imuhang sagot. So ngayon, next na tanong. Aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before
the New Testament, before the Roman Catholic Church, aware ka ba o hindi? Sinasabi ko na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang topic natin, topic natin is whole Bible. It is part of the Bible. Okay. We focus on the compilation, not to the translation. So who compiles the Bible? We never, the central idea is all about compilation, not translation. So it is a side topic. All right. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile ng Old Testament? Mahimo, dili? Unang-una, yung topic natin is compilation at translation. Yes. So, Mr. Moderator. Nasasagot pa ako, Mr. Moderator. Objection, wala pong kategorikal lang nadinig ko. Okay. So, my question is simple, na dahil hindi raw translation, ang tanong ko kasi, because the point is, Mr. Moderator, meron ng Old Testament na parte ng Biblia. So, I want to ask, kung pwede bang maka-translate kung walang kinumpile ang mga nag-translate ng Septuagint, that is still compilation. So, can they translate without the books being compiled already? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi, at ang central idea is compilation, not translation. So, binabasa ko ang kaulugan ng compilation. It is gathering of existing books. The one who gathers. Yun po ang topic natin. Focus ka at huwag ka magawa ng ibang topic. The moderator would like to clarify. The question is, can there be a translation without a compilation? Posible ba nga dunay pag-translate, paghubad sa pinulungan kung wala pa'y compilation? And take note, kining compilation is a condition precedent. Maunay na una, misunod ang translation. So maunag yun ang compilation, usa pa ang translation. That is a condition precedent. The question should be answered. Mahimo ba nga dunay translation kung walay compilation? In other words, compilation gayud maoy mo una. Salamat. Then translation Salamat. Shall follow. Yes. Proceed. Yes, Mr. Moderator. Nag-compile na nga eh. No? So, after compilation ni St. Jerome, the Latin official sa 405 by Pope Damaso. Objection po, Mr. Moderator. Official objection, Mr. Translation. Moderator. Sabi niya translation. The moderator would like to give chance for the speaker to proceed with the answer. Any objection, you can do it by a follow-up question. Proceed with the answer. Salamat, Mr. Moderator. So, in-establish ko na na nag-compile ang Catholic Church. Pero pupunta siya sa translation eh. Pero susundan natin. Sino ang nag-official translate? Hindi din Protestante. Ang isa sa mga pari sa Katoliko, Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible as it is known, which has been approved and protected by popes and church councils down to this day. Saint Jerome, the man who would make this Latin Bible. Kisa mo si Saint Jerome, the father of the Roman Catholic Church. So, hindi pa rin Protestante ang nag-translate. Okay. Mga Mr. Moderator, pwede na noon mo object, na humana sa ektubag. You can, your if you do not like the answer, reserve it during the rebuttal. Okay, Mr. Moderator. So, with the researchers, reserve it with the rebuttal. Proceed with the question. Objection, Mr. Moderator, ha? Wala ko nakauyon siyang sag. To, pangutana. Ingo man ang atong rules to bago ng pangutana. Tubag. Ang pangutana na ko, Mr. Moderator, simple. Nga, una man ang compilation. Ang akong pangutana ng Good Old Testament, ni abot bago siyang Jerome. Kana mangod si Jerome, dito naman na sa later. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nagpunting ni sa Septuagint. Mga bitaw nga Old Testament atong isgutan. So akong pangutana, balikon. Kaya di man ka magpa-object, akong balikong pangutana, Sir, Padre Darwin. Ingon ang moderator, ang pag-compile na una kaysa translation. So ang akong pangutana, mangod nga nabitin ta, Pwede bang i-translate ang wa pa na-compile ng Old Testament? Pwede o dili? Unang-una, objection, Mr. Moderator, nag-focus siya sa Old Testament lang. Alam ko naman ang sagot niyan, pero hindi ang topic eh. Old and New Testament compilation, not the compilation of the Old Testament. Ano? Is it objection? Ang topic natin, balik objection. Tayo sa topic, Mr. Moderator. Objection yun, Mr. Moderator. Patunayan. Bago, objection tapos okay. Mo na ako. Tapos, objection the, yun. Objection yun. Sagot to? Ruling. Objection. The question is it possible to translate without having compiled the books? Yes. Possibly ba
nga ma-translate ang maong balaang kasulatan nga wala pa kini ma-compile. So you may answer yes or no and justify the answer. Nag-objection ako, Mr. Moderator. Ang topic natin, balik tayo sa topic para hindi tayo maligaw. Ang topic natin, patunayan ko na Iglesia Katolika ang nag-compile sa buong Biblia. Okay. He is referring to the Old Testament. Hindi ko naman pinatunayan na ang nag-compile sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Right. Ano ang kaulugan dito? Counter-objection. Tapusin muna ako, Mr. Moderator. Okay. Dito, the Bible, the sacred scriptures of the Hebrews, Old Testament, and Christian combined into one book. It is called the Bible. So ang pinatunayan ko dito, Mr. Moderator, before you give ruling, pinatunayan ko ang nag-compile sa buong Biblia. Hindi ko pinatunayan ang nag-compile sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Buong Biblia. Murul na ka o counter pa ko? Before, okay, take note in the ruling for a debate. Both parties dunay the main issue of the debate. O dunay sub-issues. So the main, please listen. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. The main issue of the debate, pamatud-an nga ang simbahan Katoliko o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok Biblia. The verb, ang action word, which is the main subject of the debate, is compilation. Compilation. Now, ang pangutana sa Pika side is translation. Ang main issue is compilation, not translation. If you want for a debate on translation, you can set another debate on translation of the Bible. So, para masabuag o masabtan sa tanan, you may have, pwede ka magmusit sa part 2, issue on translation. And for this purpose, nini karon focus lamang sa tema on subject matter, the verb is compilation and reserve for your rebuttal if you have something to rebut. Okay? So proceed on the issue of compilation. Alright. So the next question ta. Ang ako magong pangutan na, pwede ba i-compile? Pwede ba i-translate before sa compile? Na i-compile, uy. Pero mo, sugot ta. Di, premise ni. Premise. Premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema, pamatud-an lagi ni mo. Nga kamo lagi ga-compile sa buong. Proceed with the question. Reserve side comments on rebuttal. I have 2 minutes to premise, Mr. Moderator. Pamatud-an ni mo, nga kamo'y ga-compile sa buong Biblia. And I said, ganina, ingon ko, matawag ba ni mong Biblia ang New Testament lang? Dili kay part. So, appeal yun ang new, ang old. Mangutan ako karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No. Na. Ang topic na to, muna sila nagka-pabor kunuhay, no? Ang topic na to, balik tayo sa topic na pinipirmahan mo. Hindi mo binabasa ng buo yung topic natin. Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. Anong kaulugan ng compilation? Gathers the existing books. The one who gathers. Ano ba yung compilation? That which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Kaya nga, dinidefine ko muna ang term compilation para meron tayong common understanding. Hindi yung translation. Pupunta na siya sa translation. At yung Bible is consists in the Old and New Testament. Basahin natin ang tema natin, buong Biblia. So yung ina-highlight mo is part of the Bible, not whole Bible. Okay. Ang akong pangutana nga kamo ba'y ga-compile sa Old Testament ingon siya? No. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong gi-compile
New Testament lang. Tama, mali. So una, balikon na po na to ang term compile. What is a term compile? Gathering existing books. No? Yun ang kahulugan ng compile. Oh. Ato natapukon ang existing books. No? Yun muna ang kahulugan sa compilation. Iyang gather ang existing book. Pastor Rian, unawain mo maigi ang term compilation. Okay. Yes. All right. Sa klaro lagi kayo nga kasabot ko. Nakasabot ko nga time na. Okay. Thank you so much for the 15 minutes interpolation. This time, ang role sa negative speaker, kung unsay wa niya mauyuni sa mga tubag, ang wa niya mauyuni, please listen, ang wa niya mauyuni sa gipadayag, sa affirmative side, you have 1,000,000,000% authority to attack on your 20 minutes constructive speech. Okay. So, again ha, sabot tadaan ba? Magsabot tadaan. Ang tema, RCC nag-compile sa buong Biblia. So, ang kahulugan sa Biblia, old and new. So, dapat, ikaw mo i-compile sa old, ikay i-compile sa new. Kaya di man ka mo ingon nga buong Biblia, di ay, kung New Testament lang, matawag ba ni mo Bible? Ingon siya, dili, party lang. Aso sa ato pa, ikaw gid ka-compile sa old, ikaw ka-compile sa new. Unya nga nung naanam ay na-compile sa wala pang Roman Catholic nga old. Sa ato pa, ang imong pamatud-an di ay Padre Darwin dapat, kamoy ka-compile sa new. Aron mo, away-away kagamay ang timaha. Okay, atong tanawon ha. Tanawon na ito mga kaigsunan. Ha? RCC daw nag-compile ang akong tema, pagbali to negate unsay iyang giingon. Actually, namino kong maayo Padre ba? We have two videos nga nagtudlo ka nga nagsugod ang compilation dito gyud ni Pope Damaso I. Pero sa 20 minutos nimong pagpresent, wa jud ko kadungog ni Damaso I. Ngano man na? 21st presentation. Pangutan ani niyo si Padre human ani. Padre, kinsay ga compile sa Biblia unsay tubag niya? Madungog ninyo unya si Pope Damaso. Pero ganina, 20 minutos mga higala, naminaw ko kay gusto na kong mupangutana ni Damaso. Wa ko kapangutana kay wa yun nahisgutan si Damaso. Mitago pa silaom si Damaso. Unya, mugawas na. Okay, sige. Akong tema, tanawa na to. Ay, pwede mo click. Ikay click pala, brother. Okay, here. I-define po na to ang terms. Kay klaro, magunang compile good. Okay, sige. Catholic Church, Apostolic Church, mauni siya atong isgutan. Okay? Oh, compile. Tanawa, oh. Oh, Cambridge sa dako, Adre. Ang compile, gather together. Lagi kasabot ko, anak. Mabitawin mo si Mr. Moderator, nag-una ang compile kaysa translation. Kay di makakatranslate kung wakay gi-compile. Sa ato pa, tema yun ang akong pangutan na wala. Tumaga. Okay, sige. Compile. Next. Unsa pa? Biblia. O, oh, parihami. Britannica. Ningon diya. Sacred Scriptures. Old and New Testament. Pamatud-an nimo nga kamoy gakumpile sa old, kamo sa gakumpile sa new. Noong sa mga pagkaon sa nga wa man tay labot ang translation, di lagi ka ka-translate kung di ka ka-compile daan. Kuya kay mo translate ka nya wa kay atubang nga gi-compile na daan. Okay. So, kana ha, tanawa yun ang definition sa ato pa. Sa ato pa. Sige, click lang. Sa ato pa sa tema yan, Bible mao gihapon sa Americana. Oh, natay references diha. Click lang, ako lang. Unsa man ni? Okay, dili mao. Balik. Ayan, Amerikana, mao gyapon Bible, Old and New Testament. All right. Nagkahiusa man sa mi dito. Tanan ato nagkahiusa mi. Ha? Nagkahiusa mi sa compile Roman Catholic Church o Bible. Mao na nindot nagkahiusa mi diha. Sige, next. Okay, sa ato pa diha lang. Sa ato pa sa tema pa lang daan hinumdumi ninyo. Nga dili mao ang temang pamatud-an niya kay duna na di ay na-compile unsay pangutana na ganina, recorded. Padre, doon na na by Old Testament? Kamu ba'y nag-compile sa Old Testament? Yes or no? Natungog ninyo. Unsay answer? No! Sa ato pa, ang tema ni mo, New Testament lang. Ayaw, buong Biblia, kay alkansi ka. Next, sige. Atong pamatudan nga, dili, lagi na. Bisang pag new pa inyong pamatudan, di mo ka pamatood, ana. Ingon si Martin Luther ganina. Ingon si Martin Luther, ha? Si Martin Luther kuno, naglisod kuno. Nganong di man maglisod si Martin Luther nga sa panahon niya, gamay pa kay information na to?
Pero karon bilabing daghan ng informasyon. Mas di ko maglisod. Si Martin Luther, naglisod siya. Ako di ko maglisod. Kay daghan kay kog informasyon karon. Sige. Ingon diri ha, tanaw na to. Kaning mga encyclopedia, aron mo masayon, nga nagsalig sa encyclopedia, ingon diha nga dunay gi-correct sa mga encyclopedia. Ingon diri akong basahon, English ni siya. Hala, sabot man dimi Tagalog. Okay, sabi dito, reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. Ha, dili perfecto, hindi po perfecto ang encyclopedia. Kaya kailangan natin, ingon, sabi ng Bible sa Matthew 18:26, with the mouth of two or three witnesses, the word shall be established. So mangita ta karon sa encyclopedias kung unsay majority nga information. Aron makaingon ta nga naagoy information nga kamatuoran kay di man pwede nga mamili lang kog usa ka buok. So karon aton tanawon. Another Paul said in 2 Corinthians the same, in the mouth of two or three witnesses the word shall be established. So aton tanawon, general consensus in encyclopedia? Ha? General consensus. Nay, okay, tanawon na to ha. Akanindo ang presentation na to. Ang Old Testament nga parte sa Biblia na compile na wala pa mitumaw ang Roman Catholic Church, mo na ikamatuuran. Unsa may gingon diha? Talawa. Oh, ang gihatagan sa Old Testament mga Hudyo. Mga Hudyo, dili Romano Katoliko, tandaan niyo yan. Next, unsa pa diha? Romans chapter 10, Romans chapter 9, the same. Hudyo ang gauna na to. Mao bitaw nga pareha ra ta og ang Hebrew Bible Consensus of 24 but the same book na nato aw dire inyo ha kay 72 inyo ha amo the same kay ang Hebrew Bible or the Tanakh has 24 to 26 depende sa counting but that is the same sa ako ang Bible. So diha pa lang daan hagban. I'm sorry mga Romano Katoliko, amin na suko niyo but we love you so much, we pray for you. Sige, sunod. Okay, kami manggod nga Baptist di mi pareha sa nang ubang mga pastor nga lamo. Kung baptis gani inyong kaatbang, pagtuon yung mayo. Kay gusto mi kamatuoran. Kamatuoran ang mga. Kung again, sabot na daan, kung kamatuoran ang inyong, mamalhin mi oy. Oh. Ah. Septuagint, tanawa. Ang Septuagint, click lang, click. Tanawa ha. Sa Britannica, unsay date aning Septuagint? Catholic Answers, website sa mga Romano Katoliko. Kanus a. That is before Jesus Christ. Next. Sige pa. New Catholic Encyclopedia. Nga ako dire, wala ka. Na ako New Catholic Encyclopedia nagingon that the Septuagint version 245 BCE to 246, that is before Jesus Christ. Next. Sige pa. Maraglamiya kayo ba? Lamiya. Okay. The Dead Sea Scrolls. Doon na pa'y Dead Sea Scrolls nga na-compile, nga nakitaan ang date niya is Britannica nagingon diha 70 CE. Okay, sige. Next. Muna na siya. Muna na diha pa lang wala na ang tema. No more. Dead Sea Scroll unsa pa gingon diha? Sige, click lang Americana Encyclopedia the Dead Sea Scrolls kanus a 150 BC oy. Unya kanus a gani inyong claim Romano Katoliko 33 AD. Nanay Old Testament nga gi translate. Objection, so, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. What's the objection? Nag-focus na siya sa Old Testament. Ang topic natin is Old and New Testament. So nag-roll out ka na kanina, Mr. Moderator. Focus tayo sa compilation of the whole Bible. Wala naman tayong objection sa mga sinasabi nila. The moderator would like to rule that the universal truth carries with the particular truth. The 20 minutes, counter. Wala pa mahuman. Yes. And before the New Testament, the Old Testament should first be declared. Wow. And everything shall be explained. Thank you. Proceed with the 20 minutes discussion. Salamat ng marami. Okay, next. Okay. Klaro kayo ni, oy. Klaro kayo ni. Tima ko na ito buong Biblia. Apila ang old. Nganong old naman ka, og niyo, nag-iana ni mo. Apila ang old. So wala pa si Pope Damasus og Jerome. Unahan na lang na ko siya. Okay, wala pa si Pope Damasus og si Jerome. Doon na nai old and new. Oh, apilo na to. Old and New Testament, may compile na daan sa wala pa si Damasus, wala pa si Jerome. Nga, unsay pamatuod? Pamatuod ana to. Americana Encyclopedia, unsay giingon? We know at least that before the end of second century, wapas Damasus Jerome na tao, there existed written Latin translations of both Old and New Testament. Ingon sa translation. Pangutana, yun na gani ang moderator. O saan yung pag-translate? Kung wala kayo ni-compile.
mata-mataon nimo mag-translate ko. Why na compile? Ano nimo? Ha? Giga-gather gi-compile mo nang naka-translate kay na ay gi-compile. Very basic nga logic, ha? Okay. Ano mo kuan man kaana? Reklamo man kaana? Unya ra hilap, unya ra. Ingon dere. Ingon dere ang Bible. Okay, sige. Padayon. Oh, gitawag siya og Old Latin translation nga gitawag og Vetus Latina. The Old Latin. Sa ato pa, kabalo mo, the truth of the matter is, si Jerome nag-translate lang, si Damasus nag-commission ni Jerome nga ipa-translate ang Old Latin. Ang Old Latin, amin ang Old Latin, mao nang na-Vulgate. Sa ato pa, doon na na-translation nga Old Latin, wala pa si Jerome. Sa ato pa, na-compile na ang Old and New. Okay? So, dili, Romano Katoliko. Oy! Oh, Catholic Encyclopedia page 759. Catholic ni inyo ni. The Vulgate. Ayun nga niya, oh. Dala. Okay, balik. O, say, oras. 8. Commonly called, ingon niya, oh, St. Jerome, designated the Septuagint version of the Bible, both in its Greek form and in its Latin translation, that is now commonly called the Old Latin version. The Old Latin version, but in the early... Okay, ubos, napadya, daro? Oh, sige. Kana lang, okay. Number three nga argument, ose to, number one argument, the Old Testament is already compiled before the Roman Catholic Church. So nga, nung mag-claim man mo kamo i-compile sa buong Biblia. Number two nga argument is nanay old nanay niyo nga nakumpile sa wala pa si Damasus wa pa si Jerome. Okay, number three, sa wala pa si Pope Damasus, doon na napoy New Testament ang mga Kristiyano. Oy, basa tag Bible, di na to ipadapli ng Bible. Okay, ingon ang Bible, da sabi ng Biblia sa 15, sa dihang nagsulat sila, the moment that they wrote the epistle, they deliver it to the Christians. Wa nila na gilabay. Sa ato pa, they keep, nana diha unya, na ilang gi-keep, gi-preserve ang mga sulat sa mga apostles, the New Testament and the Old Testament. Next, sige, unsa pa gingon diha, which they have read, rejoice for the consolation. Next, unsa pa, sa Colossians 4, ingon si Paul, basahan ninyo ang epistle from Laodicea, and the Laodicea will also read this epistle. So, naa nagigi-keep na nila, wa nagipanglabay. Next, sige, 2 Peter 3:16, ingon si Peter, naay gisulat dito ng tanan nga epistle ni Paul. So nganong ingnon man ka nga nasulat ni tanan ni epistle ko Paul kung wala pa sila gipang labay nila kay nagkalat kuno? That is wrong. Hindi po nagkalat ang Biblia because walang panahon na walang tunay na Kristiyano na iingat sa salita ng Diyos. Okay, next. 2 Thessalonians 2:15, ingon diha, whether by word, na tinuruan kayo, whether by word or by epistle. They taught by word or epistle. So may mga epistle. Next. Yung tradition, very easy yan. Sabi ni Paul, the cloak that I left at Troas with Carpos when thou comest, bring with thee, and the books, ta Biblia. And then the parchments, meaning the moment that they wrote the scriptures, binibigay yan sa mga mananampalataya. They did not scatter it para i-compile nyo, i-gather nyo, it must be scattered. At yan po ang presentation ni Padre Darwin sa kanyang mga sagot, nagkalat daw, hindi ho. Okay, next. Okay. Yan po yung Biblion, the books, and then the parchments, yung mga sinusulantan. Click. Okay, Americana, Canon of the New Testament. Ito po, Padre. Sabi dyan, oh, the first list that tallies exactly with our new Old New Testament is found in the festal Easter Epistle of St. Ignatius, dated 367. Ay, siyang kalipay kay. List. Dili compile. List. But this does not mean that the church... This does not... Dito, madungog na. Masyagit sila. Nag-present ko. Before, may we request the audience suspend the minutes at the time. Okay. Atong gihangyo ang publiko nga ang atong role mao lamang ang pagpaminaw. So dili gyud madungog kun unsa man ang kamatuoran kun kita motuaw. Palihog sa paghilom, proceed. Time. Proceed. Thank you. Sabi po dito ha, by the year 200 wa pa mo na tao. The contents of our New Testament were quite generally recognized. Kay naa na lagi na compile. Dili lagi kay wa sila kabalo. Asa may Bible ani?
kani mo di ni Bible ilabay na to ni. Kani Bible mi dili oi. Mao bitaw nakalista sila kay nanay na compile. Lahi ang lista, lahi ang compile, gathered together. All right? So wala pa mo 200 pa na ano oh. Unya pa, unsa pa next? Next. Ah, it is clear that from the end of second century, the main contents of our present New Testament were not questioned. Wa sila nag-question because naa nila ang mga epistle, ang mga Old Testament nga gisulat sa Old Testament, naa nila. Why question, oy? Wa sila niingon nga, kani, murag wa takabagun sa Bible, ano niya? Inyo harapang presentation, maingon dayon mo. Nga, kamu'y ga-declare na mauni Bible. Tanawa ko nung reference ninyo. Tagae ko nung reference. Nga nung kamumantay maingon nga, ang pulong sa Ginoo, ang muingon nga pulong sa Ginoo ang Ginoo. Gihatag sa iyahang mga disipulo o mga writer nga ipasulat, siya may muingon nga ako ng pulong, dili muingon ang konsiho. Oy, mauni pulong sa Ginoo muni dili. Nga nung konsiho may mumukanon nga pulong maras Ginoo, di mala pulong ninyo. Okay, next. Sa pa? What na question? Catholic Encyclopedia, no. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana International Edition. Unsay gisulat, page 284. The authors of the New Testament did not deliberately try to create a Christian Bible. About 280 objection, the church Mr. Poderitor. Had a canon. Basis of objection? Una, sa introduction ko na, we should focus on the central idea, compilation, not on the authorship of the Old and New Testament, but the compilation between Old and New Testament. Pinipirmahan mo po yan, buong Biblia po. Sana hindi mo na yan napirmahan. Counter objection? Okay. The main point now is compilation. The affirmative side is requesting to focus on compilation. The negative side is now discussing on authorship. Should you insist on the issue of authorship? Let's have part 3, debate on authorship. And right, for purposes of resolving the issue of compilation, considering that we have limited time, focus on compilation, the issue on translation, next debate, the issue on authorship, next debate, resolve it in a punto, in one point compilation. Counter, proceed with counter objection, Mr. Moderator. Wa man ko ningon nga author na ingon man diha nga did not deliberately nahisgutan lang nga naay New Testament. The argument, Mr. Moderator, simple. If there is already, there was already New Testament before the Roman Catholic Church, that means, therefore, deductive argument. You have the time, proceed. Time on. Okay. All right. So, ingon diha, simple, by about AD 200, the church had already a common. Akong ipamatud ang landiri ba? Nga wala pa mo, naana lagi, new and old. Nakumpile na. Ano mo appeal pa mo? Kumingon ka na ako karun nga, nagkumpile sa big amo, adi na kumasupa kung nagkumpile sa mga inyo. Pero mingon ka, buong Biblia, hantod, mingon pa ng mga CFD. Kami ang gahimo sa Biblia, waka kuyapi. Kamu'y gahimo sa Biblia, pulong sa Ginoo. Kana ganing mo ingon nga sila ay gakumpile, gahimo sa Biblia, is either ignorance of the history of the Bible or he is lying. He is lying because that dili na mapamatud-an karon. Next. Next is 1 minute 53 seconds. Teka. Hop. Teka. Okay. Ayaw na. Okay. Kay mao ra magyapon na that is for Damasus Unia. Anyway, that is just to confirm sa iyahang gitudlo nga Damasus. I believe Padre Darwin will not deny that kay mao na ipanudlo niya, pero naghuwat lang kung Pope Damasus Unia na lang na siya. So that is the three arguments. Kung kamo'y nag-compile sa Old and New Testament or buong Biblia, kamo untay nag-compile sa Old, kamo say nag-compile sa New, mo na'y buong Biblia. Because you cannot say buong Biblia kung New lang. You cannot say Old Testament, buong Biblia, if Old lang. Dapat kamo'y nag-compile ng Old and New. Simple logic. Number two, sa wala pa si Damasus o si Jerome, nanay Old Testament and New Testament. Sa ato pa, tapaw o guay ka matuuran nga si Damaso nag-compile, si Jerome, ay pastilan, oy. Nangita ako, ana, o reference. Daghan kayo kong reference dire. Ipakita na ko tanan, ipaila-ila na ko ninyo si Damaso o si Jerome. You cannot find that they compiled the Bible. Di kakita, nga naman, kay di man na tinuod. So therefore, salamat kayo sa inyo ha, o sakit-sakit, kanang open-minded lang ta. Kay kamatuuran man ato, adere. Okay? Salamat kayo. Ready na tas pangutana.
Okay? Mr. Moderator? Okay, thank you so much sa kawaan ka minuto sa paglumpag, paglintuad, paglintubaw sa mga argumento nga gipadayag ni Reverend Father Darwin Gitgano. Og karon ang gilintubaw nga mga argumento ni Father Darwin Gitgano iyaning ipabarog pagbalik pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutyag, gipabuhagay sa negative side. So, rak-rak sulod sa 95 ka mga pangutana. Questions number 1, 2, 3, 4. Proceed. Test, test. Unya na, Padre, ha? Ako lang ihangyo ba? Kaya mga utana ka dayon, dito na tubag niya, yung mga oras ng utana, rabaga, unya, musyagit niya. Unya na lang sila syagit, kung kuwan. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ato ngang yun, there was already warning number 1. Okay? Hangyoon ato ang publiko para makuha gyud ang kamaturan. Ang ato lang hangyoon, hilom lang ta, unya, paminawa ang tanan nga tubag. Okay? Unya ata mo siyagit, inig-end na sa maong debate. Pwede sad, i-replay man kini, unya ra mo siyagit sa inyo ha, pag-replay na. Not this moment! Proceed with questions! Salamat Mr. Moderator, salamat po Pastor Rian. Unang pangutana, sa tema na to ngayong gipirmahan nga pamatud-an ngang Roman Catholic Church ang nag-compile sa buong Biblia. Ang pinirmahan mo nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, ang, sa tema? Ang napirmahan ko po buong Biblia. That's why ang old at saka new, kayo dapat mag-compile. Kasi po, ang buong Biblia, old and new, according to the definition, the Bible is the old and new. Kaya nga, uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos, New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament, na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Sangayon ka ba nga sa Bible scholar na Baptist, sabi niya, ang nag-coin sa term Old Testament? By the way, si Bishop, excuse. Protocol? We request the speaker to please stand. Proceed with question number 2. Protocol on debate. Sorry. Sa kapatid na Arian, sangayon ka ba sa Baptist Bible scholar na si Lee Martin McDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Ah, yes or no? Yes, sangayon po ako na siya ang nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po, compile, hindi po coin. Next question. Sunod na tanong, Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Protestante, okay? Protestante po siya. Kaya nga, sabi ko, yes, walang problema ang coin. The topic is compile. Bakit ka tatakbo sa coin? Mr. Moderator, kahit... hindi niya sinagot yung tanong ko. Sabi ko po, okay. Protestante yes. Siya? Yes. Si Melitos? Bishop Melitos? Protestante? Ah, hindi mo nalagyan ng ano. Rephrase. Kaya, kapatid, makinig ka. Hindi mo nalagyan ng Bishop Melitos. Akala ko si yung nagsabi, si Baptist ba? Ah, sige. So, ang tanong ko ay si Bishop Melitos. Ayun. No. Okay. Ang nagsabi nito, ang Bible scholar na kasama mo. Okay. Si Bishop Melitos ba, Protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil po, hindi rin po siya Romano-Katoliko. Ngayon, eto po, kahit na Romano-Katoliko pa yan, ha? Kahit Romano-Katoliko again, ay, lagi mong saba. Silence! Di lagi mong kapuntos. Ayok saba. Warning number 2. Saba kayo. Palihog, it's warning number 2. Yes. Palihog, atong respetuhan ang mga debaters. Baptist, lang if you want to shout, replace our debater. Come here. Oh, and please respect para mahimong hapsay among debate. Proceed, suspend the time. Timekeeper. Sunod na tanong. Hindi pa. Okay, wala pa matubag. Proceed with the answer. Resume. Yes, 28 seconds pa ko. Kahit na ipagpalagay natin nga na Romano-Katolik, again, coin po, nag-coin ng Old Testament, hindi naman nag-compile eh. Basta, nabasa mo ba compile? Diyan wala. Coin the Old Testament, kahit ngalanan mo ba ng Old on you, may Bible na na-compile before you. Next question.
Sunod na tanong, kapatid. That's, ano ba? Protestante ba siya o Roman Catholic? Okay, sabi ko nga, hindi Protestante, no. Hindi rin Roman Catholic. Okay? Pero kahit Roman Catholic nga, out of topic kasi nga siya raw nag-coin. Hindi po siya nag-compile. Remember the topic, compile, hindi coin. Next question. Sunod na tanong, kung gusto mo ng compile, basahin natin. Sinong unang obispo na nag-compile base sa history? Sino? Alam mo? Hindi. Yes or no? Paki-linaw. Compile sa Bible. The whole Bible, base sa history. Sinong obispo? Okay. Mr. Moderator, objection. The question is loaded question. It is loaded question because ang pangutana, sino? So I have to answer, kinsa, which is, walang obispo na nag-compile sa Old Testament. I cannot answer a loaded policy question. Sunod na tanong. You may enjoy the constitutional provision to remain silent. And you may have to rebut it during your rebuttal period. Okay. You may answer, you may not answer if you cannot answer. Yes. And so, proceed with question number 4. Sunod, pangutana dito sa The Testament, sabi dito, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considered early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter of the history of the Bible. It is the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Nabasa ko na nag-compile si Bishop Eusebius base sa history, sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi po, dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na. Meron na. May Septuagint na, bago pa ni Jesus Christ. So bakit mo ako tatanungin yan? Actually, ang daming preferences ko, wala po dito nagsabi, si Bishop Eusebius nag-compile ng buong Biblia, wala ho. Sabi mo kanina, kapatid, hindi na wala. Hindi pa ako tapos. Okay, hindi pa ako tapos. 1 minute. I have 1 minute. So, ibig sabihin po, kailangan ang tema mo, yung Old and New Testament dapat kayo nag-compile o si Eusebius. Eh, hindi eh. So, palpak po ang tema. Next question. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero nabasa ko ngayon, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of the Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the Bible. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero ngayon, nabasa ko na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka ba nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Kung sasang-ayunan ko yan, Padre, maniniguro ako na maproblema ka dahil ang turo mo ang nag-compile ng Bible si Damasus, ngayon si Eusebius na. Sino ba talaga? Kaya nga, ino ko na lang yan para at least hindi ka masyado maipit mamaya. Sunod na tanong. Sasagutin natin yan mamaya. Sunod na tanong, ito ba si Bishop Eusebius, Protestante? Yes or no? Hindi, Protestante. Hindi, Protestante. Hindi rin po yan, Romano Katoliko, I believe. Okay? At ang atin po ngayong patutunayan yung pag-compile ng Old and New Testament. Kung paninindigan mo yan si Eusebius, again, mapoproblema ka mamaya, tatanungin kita sa video mo. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Nandito na naman yung aklat ng Bible scholar na The Moody Handbook of Theology, si Dr. Sluan. Paul In, Dr. Inns. Sabi niya, meron ng partial compilation sa Old and New Testament. Sabi dito, the New Testament canon when Saint Athanasius wrote in AD 367. Sangayon ka ba ng si Saint Athanasius ang nag-coin din sa term sa na-compile sa 27 New Testament? Sa hindi ka? Ho. Yes or no? Hindi. Hindi. Dahil si Athanasius po, siya po ang unang, siya po ay may lista. Meron po siyang lista. Pero again, bago po si Athanasius may Old Testament. Pero kung sasabihin mo siya ang nag-compile ng New Testament o kaya ng buong Biblia, wala naman akong nakita eh na siya ang nag-compile ng Old, siya ang nag-compile ng New. If meron siyang lista,
Katulad sa ibang mga tao, may mga lista din because Eusebius is later na nung natapos ang New Testament, natapos na po, meron ng Septuagint, meron ng Old Latin Bible, may New Testament, ipinanganak si Athanasius, so he is not the one who compiled. He can do list, pwede siyang magsulat kung anong lista niya, pero may na-compile na. The tema is compiled, not giving list. Sunod na natanong, sa ngayon ka ba sa inyo ding Protestant Bible scholar ninyo na si Clement of Rome, meron siyang partial listing of the Bible? Clement of Rome, sa taong first century. Yes or no? Yes, may partial listing. Walang problema. Again, partial pa, listing pa. Walang buong Biblia, walang compile. O paano mong sasabihin sa akin, gagamitin mo sa akin, gayong wala naman yan sa tema, Padre? Next question. So, sangayon ka na isa sa mga nagbigay ng listing, kahit hindi pa kumpleto, si Clement of Rome. Yes or no? Meron ngang meron ngang listing. Yes, or yes. No. Yes, may listing na kulang. Parte, kulang. Listing. Kanina nga, tinanong kita eh. Parehas ba yung listing at saka compile? Sabi niya, no, hindi parehas. Bakit mo yan iano sa akin? That is listing. Can you read the word compile there? Hindi ho. Kaya kailangan mong basahin yan, compiled, the Old and New Testament para mapatayo mo ang tema mo. Next question. Sunod. So, ayon ba ka na si St. Polycarp, meron din siyang partial listing? Yes or no? Sa taong 110 AD. Yes, pwede po. May listing. Maraming naglilista. Miletus, Athanasius. Meron din pong lista yung mga ibang mga. Naglista. Hindi nag-compile. Mamaya, gusto kong sabihin mo sa mga tao na ang paglista ay pag-compile. I challenge you. Sabihin mo sa kanila, parehas ang lista, parehas ang compile. Sige. So, next question. Kung hindi si Pope, si Bishop Eusebius ang first nag-compile. Sino? Sino? Okay. Mr. Moderator, gusto kong linawin niya sino? Old and New Testament? Old and New. Okay. Good. At least malino ba? Old and New. Kapatid. So, sino? Kung hindi ro si ano yon, si Eusebius ang nag-compile ng Old and New Testament, sino? Okay. Naon ba ito? Naon ba? Okay. Hindi, oras ko yan eh. Okay, sino? Ang Old Testament, ang Hudyo na eh. Hudyo! Mr. Moderator, pangalanan. Old Bible, Mr. Moderator. Not the Old Testament compilation, but the whole Bible. Dahil nakita ko dito, si Bishop Eusebius ay nag-confile the whole Bible. Ngayon, dahil negatibo ka, kung hindi si Bishop Eusebius, sino po? Okay, ito. Mr. Moderator, ito po yung sagot ko. Sagot ko. Mas maganda po na may sagot tayo, no? Na may makikita nyo, mga kababayang Katoliko. Atin pong pasagutin, no? Nakakoy one minute. Pagdali. One minute. I have aklat nyo po. Ito ha, Odium. Ang sabi, nakaanota ng award ng Cardinal Sinbok, sino raw ang nagunang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. And the Old Testament. The Old Testament is the Jews. Okay? Okay, Mr. Moderator. Ayan po, objection, Mr. Moderator. Okay. Clarify. Silence. Clarify the issue. And silence. Okay, proceed with the question. Proceed po. Be responsive, kapatid na Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Dito ang binabasa ko, the first who compiles the Old and New is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga first century po ito, sino po? Sino? For the benefit of the public. Yes. Ang atong klaruhon mao, gipamatud-an sa affirmative nga si Bishop Eusebius mao'y nag-compile sa Old and New. In other words, ang tibuok balaang kasulatan. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mao'y nag-compile sa Old and New, yes, the entire Bible, who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Ang aking sagot po kumpleto eh. Ang Old Testament, kinumpile ng mga Hudyo. Ang New Testament, kinumpile ni Paul and the Apostles because the Apostles
already have the Old Testament. Silence. Kaya ang aking sagot, magkaiba po yung Old, magkaiba po yung New na nag-compile. Mas unang Hudyo sa Old, tapos ngayon kinumpile ng mga apostol. Okay. Dahil may document tayo na buong Biblia nag-compile sa first century. So ngayon, dahil negative ka, ipakita mo kung hindi si Eusebius, Bishop of Caesarea, sino po? Ipakita mo yung document mo dahil pakikita ko itong document namin. Yes. Counter objection, Mr. Moderator. May counter ako eh. Ang sagot niya sino? Sinagot ko po mga Hudyo at mga apostles according to this book. Kung kanyang, kung ayaw niya yun, nasa kanya, tirahin niya ako sa rebuttal. Nasagot ko yung sino. Objection, Mr. Moderator. Okay. We cannot compel the speaker to answer what he cannot answer. So, just rebut. He challenged na kung doon na may mga puntos, you can reserve it on rebuttal. Proceed with the question. It is admitted, he cannot replace. Salamat, Mr. Moderator. In the absence. Okay. So, basta document lang ang sa atin. So, ngayon, nandito naman ang document ni Martin Luther's work, Sermons of the Gospel of St. John. Sabi niya dito, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede, as we must, that so much of what they say is true, that the papacy has God's word, the office of the apostles, that we have received holy scriptures. Sabi niya dito, we have received the holy scriptures. Ang tanong ko, nagsisinungaling ba si Martin Luther nito o nagsasabi ng totoo? Okay, si Martin Luther po ay nagsisinungaling yan. Ah, bakit? Bakit? Ang dami ko. Silence! Silence! Palihog, for the benefit of the audience listening worldwide, gipadayag di Father Martin, Father Darwin Gitgano, nga si Martin Luther ang unang may protest against the Catholic Church, may admitir kabahin sa balaang kasulatan nga mauig hipno sa Iglesia Katolika. Ugang pangutana, nagkumidya ba, nagbinuang ba, nagtugan ba sa tinuod si Martin Luther? Ugang tubag, wala magtugan sa tinuod. And listen to justification. Have the reasons. So yes. Kailangan po niyang kailangan po kayo makinig. So sabi ko, hindi po siya nagsisinungaling po siya. Ang aking pinakita, ang daming aklat eh. Wala namang Martin Luther o Roman Catholic Church doon. Si Martin Luther lang isa kontra sa libro ko, sa aklat ko. Tapos paniwalaan mo si Martin Luther? Eh bakit kayo magkakontra kung paniwalaan mo siya? Kasi kami, kontra kami ni Martin Luther. Akala ko, kontra kayo. Bakit mo paniniwalaan si Martin Luther? Eh dapat paniwalaan mo lahat ang paniwala ni Martin Luther kung gagamitin mo siya dahil ayaw din namin nagsisinungaling po yan siya. Malinaw po sa presentation ko. Meron ng Old Testament sa wala pang Roman Catholic. Meron ng Old and New Testament sa wala pang Roman Catholic. At nung paniwalaan si Martin Luther? Next question. Sunod na tanong. Si Martin Luther ay hindi ordinaryo. Father of Protestantism. So kung ang ama nagsisinungaling, sang-ayon ka ba sa kasabihan? Like father, like son. Alright. Okay. Yes or no? Sang-ayon po ako na like father, like... Palihog! Again, this is warning, suspend time, palihog. Okay? Please proceed with the answer. Sang-ayon po ako sa prinsipyong like father, like son. Si Martin Luther, anak niyo, galing sa Romano Katoliko. Ito. Si Luther po, hindi po kasamahan ng Baptist. Hindi Lutheran si Mot Luther. Baptist po ang kausap mo, hindi Lutheran. Next question. Dahil si Martin Luther, anak nyo, sinungaling, like father, like son. Hindi naman namin yan father, hindi namin son. So kayo po ang may father niyan. Akala nyo. Okay. Ano ba si Martin Luther? Father of Protestantism or father of Catholicism? Okay. Okay. Time. Tapos na ang 45 ka minutos na pag lintubaw sa mga baruganan sa negative side. O karon, ngadto na kita
sa tuwa nga rebuttal. And we have 10 minutes rebuttal atong ihatag ang kining rules sa rebuttal. Dili na muhatag og bag-ong isyu. Dili na. Kun dili kadtong gilantugian nga gusto gyud nga ipabarog, mao na ni ang paghatag og the main issue of the debate and the conclusion. And so, ihatag na kaninyo ang negative side si Pastor Ray Ann Fuentes. Ikaw na. Okay. So first, di pa rebuttal sa kuan. Rebuttal speech pa. 10 minutes both. Ako una, siya sunod, niya dayon cross-examination. Two stands tayo. Okay. So do not a revised version. First rebuttal, next the conclusion. Okay. So wahay ang conclusion sa negative, okay? So we have here rebuttal ngadto sa panid ni Reverend Father Darwin Gitgano, 14 minutes. Salamat Mr. Moderator at salamat sa inyong lahat nandito na natuto kayo ng buong katotohanan, not partial truth. We present here the whole Bible, not the partial truth. Amen? Tinanong ko siya kanina, si Bishop Eusebius ba, base dito sa John Rumer Testament, may aklat tayo po. Sinasagot lang tayo na walang basihan. So ang atin, mas mabigat. At sabi dito si Bishop Eusebius of Caesarea, sabi niya kanina eh, wala kang mabasang nag-compile. Binasahan na natin. Pero, na-amaze siya. Meron pala. Dahil 20 minutes masabi mo lahat. Hindi. Dahil hindi natin ma-express lahat sa 20 minutes lang. So dito, si Bishop Eusebius, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the book, the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Irenaeus had coined the name New Testament to stand alongside the Old. Now, in his Storia Ecclesiastica, Bishop Eusebius counted out one by one the Old and New Testament. So, tinanong ko sa kanina, kapatid, kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile, sino? Pumunta siya sa Old Testament, pumunta naman siya sa New Testament. Dito, buong-buo ang pinipresent natin. Ngayon, piniplay niya yung video pero hindi na-play. Nasa kukuti ko na ano saan siya pupunta. Bakit hindi mo sinasabi na si Pope Damaso? Si Pope Damaso, siya ang nag-official. Dahil siya Santo Papa eh. Ito si Bishop Eusebius, local church lang. So mag-final scene niyan ay ang Papa. Bakit siya ang nakatanggap ng susi? Babasahin natin. Sabi niya kanina, hindi mo sinasabi. Hindi mo na-utter si Bishop o si Pope Damaso. Hindi ka nakinig. No? Kanina nga eh, nagtanong ako sa'yo, iba yung sagot mo. Pakiusap, makinig ka naman. Dito sa the New Testament, binabasa ko ito kanina, the Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible, as it is known, which has been approved and protected by popes. Hindi lang isang Santo Papa, hindi lang isang obispo, marami. Tinanong ka nga, ako nga, ikaw kanina, nahirapan ako sa kalison, no? Si Bishop, dahil maraming nag-request eh, kahit nahirapan ako para sa inyo, no? So ngayon mga kapatid, tinanong ko siya, si Bishop Melito of Sardes, siyang nag-coin sa term Old Testament. Sabi niya, bago tayo mag-conclude, dapat Old Testament and New Testament. Ang nag-coin pala sa Old Testament si Bishop Melito. Sinong nagsabi nito? Ang kanilang Bible scholar. No? Sinong pangalan nito sa Bible scholar na ito? Si Lee Martin McDonald, Baptist Theological Institute. So, tinanong ko siya kanina, ito ba si Bishop Melito's Protestante? Yes or no? Hindi. Dahil hindi yan Protestante, ano yan? Babasahin natin ang document mga kapatid. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Ilan? One religion. Ano yung religion na yan? Of Christianity.
There were no separate sects. Wala pang Sabadista, wala pang Baptist. No separate sects. Or branches, or Christianity as they are today. The word Catholic means universal, and for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Dahil inaamin niya kanina na hindi Protestante, therefore, member siya sa Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is original and still the largest Christian church. Original. No? Sino ba yung Christian church na original? Roman Catholic Church. Dahil yung Protestante, sabi niya kanina, na si Martin Luther daw, anak natin. No? Totoo, anak natin. No? Pero, naging ama nila. No? Anak na prodigal son. Ono Juan Dos Disenoybe, maraming humiwalay sa atin. Sila po ay mga anti-Kristo. At, patuloy tayo, dahil sinabi mo si Martin Luther ay ama ng mga Katoliko. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection ta. Wala na yung objection? Rebuttal, proceed. Wala yung objection? Dili ni, kuwan ni, second presentation. Ay, isa ha. Ang among kuwan ni is the second stand of the rebuttal. Yes. Adunay usa lang ka objection. Usa lang. And the conclusion, wala na tay objection. Yes, wala man ko. Oh, kasi isa rani, usa lang. Okay. Usa ka objection. Mr. Moderator, kung ang ating tema compiled eh. So bakit si Martin Luther, Protestante o hindi, ama ng ano, wala kaming pakialam doon. Patunayan niya, Mr. Moderator, ang Old and New Testament, compiled ninyo. Kung patunayan mo si Martin Luther na compile, sabihin mo para pasok tayo sa tema. Hindi yung si Martin Luther, among you, wala naman kami doon. Anita sa compile, Mr. Moderator. Please, balik tayo sa tema. Okay, proceed. And whatever be the remarks reserved on the succeeding portion, especially on the conclusion and your cross-examination. Proceed. Sinusundan na natin yung mga argumento niya. No, rebuttal nga ito eh. Paano natin i-rebut yung argumento niya kanina, di ba? Sabi niya, si Martin Luther is father of Protestantism. Hindi po siya father of Catholicism. So, sang-ayon siya na sa kasabihan, like father, like son. So ngayon, punta tayo, balik tayo sa compilation. Even more important, sino nagsabi nito? Inyong Bible scholar, kapatid. Even more important was the witness of Moratorian Canon 170 AD, which was compiled of books recognized as canonical at the early date by the church. Itong Moratorian Canon, it is a Latin text. Roman text. So therefore, yung kinukot niya, ang nagawa niyan ay mga Roman church. Latin nga eh. Ano ba yung official language natin? Latin, mga kapatid. So, hindi siya nag-deny. So, yung kinukot niya ng early church fathers, it is the member of the Catholic Church. At pinatunayan na yan din ni Dr. Paul Enns, hindi si Paul Alima. In 4th century, there was also prominent recognition of the Old Testament when Saint Athanasius wrote in AD 367, he cited 27 books in the New Testament as being the only true books. Kinsay nagsulti ani? Ang ilang Bible scholar. Kinsay gikot nila? Si Saint Athanasius, Bishop sa Iglesia Katolika. Bishop of Laodicea. Patuloy tayo. In AIDS, sa Council of Laodicea, it is a Council of the Catholic Church. Hindi pa, wala pang Protestante dito. 363 AD, ang tagal na. 363 AD po. Ang nag-object ngayon lang. Sabi dito, the Council of Laodicea stated that only the Old Testament and the 27 books of the New Testament were to be read in the churches. Council of the Catholic Church. Bigyan natin papuri. So sabi niya kanina, hindi mo nabasa eh. Ang nag- attest nito ang inyo ng Bible scholar. Basig di po siya mutuo ni, di gali siya mutuo siyang amahan. No? Ni ana po, ang statement sa Bible scholar si Dr. Paul Enns, recognized Council of Hippo
the same recognition, pagpaka na to ang konsilyo sa simbang katoliko. Ikaduhang konsilyo, wapay protestante yan eh. Council of Carthage, 397, affirmed that only those canonical books were to be read in the churches. Council of the Catholic Church. So anong sabi dito sa reference? Attested by the councils, by popes, by bishop of the Catholic Church. Ngayon, dapat magbigay siya ng official na aklat na hindi ang konsilyo ng simbahang katoliko. Kung makabigay siya ngayon, hihintayin natin, ha? Sasabihin niya, ibangga ako niya sa ni Pope Damaso. Si Pope Damaso ang nag-compile, ha? Hindi si... Bakit sinabi mo si Eusebius? Si Bishop Eusebius is a local bishop. The higher authority is the Pope. The final na official ang listing during 405 with the help of St. Jerome. So ang kinukot niya, mga St. Jerome, St. Athanasius, hindi protestante na mga Bible scholars. Time. Okay, time. Not a modified form of debate. Gwapo ni. Kay supposedly abnormal, rebuttal then rebuttal. Do not a morane siya og nigo una, nigo, tahop. Pag umanog tahop, ayagan, giayag. So karon niya na ta sa second round, pag-ayag yun sa issue for issue. So grabe na eh, no? Grabe. Ayag yun. So we have to give another 10 minutes para sa cross-examination sa ikaduhang pag-ayag sa mga argumento para magawas gayon ang kamatuuran. John 8:32, the truth will set us free. Ayag! Negative side, Pastor Ray Ann Fuentes. Alright, salamat Mr. Moderator. Una na kong pangutan na. Kaya nga akong nadungog sa imong rebuttal, Padre. Liz, nag-coin, nag-recognize. Pangutan na, kaning list ba og compile parehas, dili? Okay, salamat. So, ang compilation, ay parehas define natin. Parehas sa dili. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, different. Po. Different. Yes or no po, parehas o dili. Okay, yes different or no natin. Lagi. Yes or the, no. The question no. Is, parehas or dili? Okay, parehas or dili lang, Padre. No. No. Una, compilation, gathered the inspired books. Canon is to measuring rod. So, ang pag-list, official listing po yan. Related lang sila pero may kaibahan. So, yung official listing ay maraming nag-contribute. At inaamin mo sa mga pahayag mo, mga church fathers namin ang nag-contribute. At naging buo yan, officially sa 405 ni Pope Damaso. Hindi po ni Pope Martin Luther. Okay. Sabi mo na official yan sa 405 ni Pope Damaso. Paninindigan mo ba ang sagot mo na ang official compilation ay noong 405 AD? Paninindigan mo, yes or no? So, panindigan natin dahil yan ang sinasabi natin. Okay. Official, the present list of 27 canonical New Testament books followed by all major Christian sects had appeared by the year 367 BC. It was declared officially in the year 405 AD. Collier's Faith Defender, Collier's Encyclopedia, page... Sige lang, okay lang. Page 117 po. Okay, so gusto nating marinig. Katotohanan po, Padre, ang gusto ko po marinig. Ito ang tanong, ha, ating klaruhin. So, meron ka bang isang date na sasabihin or maraming date? So, gusto ko po ang tanong ko po, kailan ba talaga officially na-compile ang buong Biblia sa tema mo? Kailan po? Kailan? Maraming so, dates or isang date? Kung may isang date, pangalanan or... Sige po. Ang official, 405. Nandito, binabasa ko kanina. Makinig ka, kapatid. It was declared officially in the year 405. Pero, ang mga non-official, inaamin dito, merong mga church fathers. And then officially, by the Pope, ang unang Santo Papa nag-declare nito, si Papa Damaso po. Okay.
So ito po ha, 405. Yan po sa hindi, kung hindi ako nagkakamali, sigurado po akong that is 5th century. So ito po, ang video mo. Question, kapatid? Si Marinig. Mga kapuntos, sa pamagitan ni Pope Damaso, ginagather niya ang mga scriptures na nagkahiwa-hiwalay po. At yung ginagather niya ng mga holy scriptures ay tinatawag naman ni Papa Siri at Kapuntos. Ito po ang ating panglilinaw. Anong tanong mo? Anong tanong mo? Naubos na yung 1 minute mo. Ikaw man lang ako dyan. Maubos mo yung oras mo. Sayang. Ito ang ating panglilinaw kung sino po ba ang nag-compile nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino? Okay, pwede i-play natin o hindi na? I-quote hey. I-quote mo na lang ako para hindi maubos po. Period to ask. Thank you. I-quote ko na lang, Mr. Moderator, para ano. Nitapos na ang period sa pagpangutana. Proceed to the next. Unang-una, next question po. Okay. Premise po. Pero bago ka mag... I-quote mo na lang ako para makasave ka ng time. Tama. So, ayon po dito, i-ano ko po. First video po ito, dalawang video. Padre po, ang inyong pagtuturo. Sabi mo, 405 doon sa isang video. Ngayon, 405 din. Etong ipi-play ko, yan po sinabi mo dyan, 3rd century. Ang tanong. Sigurado po ba kayo na ang final answer mo ay 5th century? Yes or no? So binabasa ko na ang reference. Hindi mo na yes yan dapat. No, yes or no po? Hindi ka nakinig. Yes or no? Yes or no, Mr. Moderator? No, please. Hindi ka nakinig. Makinig ka naman, no? Sa Collier's Encyclopedia, the present please. Bro, ay sa po. Objection po ako. Nagtubag pa ko. Okay. Objection po eh. Sabi there ko, is no. A question and listen to the answer. Proceed with the question, with the answer. Naubos na yung, nakuha ko na yung punto mo, kapatid. Paminaw, makinig ka sa sagot ko, please. Proceed with the answer. The present list of 27 canonical New Testament books followed by all major Christian sects had appeared by AD 367. It was declared officially in the year 405. Sabi niya, anong totoo? Third or fourth? Hindi ka nakinig sa reference ko. Officially 4th century, but there are preceding council na na-declare sa Laodicea. Okay, time na po. Sabi mo, ang binasa mo, officially nag-declared, tanong, kanina tinanong kita, parehas ba yung list at saka compile? Sabi mo, no. Ngayon, yung pag-declared at saka pag-compile, parehas o hindi? So, ang pag-declared at pag-compile, ang dinideclare nila ang na-compile. Parehas po o hindi? Objection po, Mr. Moderator. Parehas ba? May yes. Pari-pariha pero may kalainan. So, ang nag-declare, ang authority. Ang gi-declare, ang official list. The sacred scriptures. At hindi mo magagamit yan dahil maraming konsilyo, hindi lang isang obispo, hindi lang isang santo papa, binasa ko na kanina, makinig ka talaga para maunawaan mo. It is attested, it is approved by Council of the Catholic Church and by Popes of the Catholic Church. Okay. So susundan ko po yung sagot mo ha, Padre ha. Sabi mo, 405 official po nag-declare si Pope Damasos. Tama? Yes. Okay, ngayon, tanong. Kailan po ba namatay si Pope Damasos? Oh, irrelevant, Mr. Moderator. Mr. Moderator, irrelevant question. Okay, proceed with another question. Objection, Mr. Moderator. Date po ang ating ano eh. Sabi kasi 405 daw official nag-compile, Mr. Moderator. So ang tanong ngayon, kung totoo ang kanyang pahayag na si Damasos, kailan ba namatay? Kasi patutunayan ko sa kanya, 4th century, patay na si Damasos. So ngayon, pasagot mo, Mr. Moderator. The speaker is given time to answer, but if the speaker never have to answer, then reserve your further rebuttal or next special question. Remarks on your conclusion. Proceed. You have the right to answer, Father. Una,
nandito na naman sa kanilang standard reference, mga kapatid. Na? No? Na, nandito. Council of Trent, quoted by, excuse muna ha. So, una, maraming konsilyo ang nag-reattested, confirmed, and declared sa Biblia. And officially, during 405, inspired by Pope Damaso through Saint Jerome. Okay, again, kailan nga ba siya namatay? Kasi nga, siya yung pinaratangan mo eh. Siya daw yung official na nag-compile 405. Eh, ang sabi ng reference, 384 lang po siya na buhay. Kaya, ngayon, tanong, kailan po namatay si Damasus? Okay. Relevant yan na tanong. So, sasagot lang ako sa document, no? It was declared officially in the year 405. So, okay. Time's up. And the negative side? Ang negative side, human siya may latigo. Sa affirmative side, sa ikaduhang hugna, mo pabarug na usab sa iyang halawom nga mga pagpanugkat. Atong hatagan, o laing napulo ka minuto for his rebuttal. And after this, we'll have the cross-examination from the affirmative side. Let's give the floor to Pastor Rian Fuentes for 10 minutes. Okay, 10 minutes, start. Okay, ha, una ha, ang kanyang rebuttal, makinig po kayong mabuti. Rebuttal po niya, listing. Sabi ko, parehas ba ang compile at list? Sabi niya, no. Rebuttal niya, listing. Pero hindi parehas sa tema niya. Number two, ang rebuttal niya, nag-recognition. Tapos sabi pa, nag-coin ng Old Testament. Hindi po yan ano eh. Ipakita nga natin ulit yung compile. Ah, teka ha. Bago ko ipakita yung compile, ulitin natin kasi nagkasundo kami. Kung ano pong ibig sabihin ng compilation? Gather together, hindi po listing. Hindi po pagtawag ng Old and New Testament. Hindi ho. Tapos meron na siyang nabanggit. Okay, hindi ko lang natanong eh. Na again, si Martin Luther, wala po sa tema. Si Martin Luther po, Lutheran Baptist po ang katapat niya ngayon. Ha? Hindi po namin napatutunayan ko. Next time. Ah, next time, true church tayo, makikita nyo, hindi si Martin Luther ang ama ng Baptist. Sige, ah, ito. Ito po ha. Asan? Yung ano, video. Okay, ito po, Padre, ha. Ah, ito. Ito po ang ating panilino. Sino po ba ang nagsumpahin nito? Dahil ang mga scriptures ay iwati na rin po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang buo nito? At nanggagal nito? Sa taong 3rd century, mga kapat sa puntos, sa mamagitan, isyong Damaso. Pinagagal niya. Kailan? Narinig nyo? Kailan? Narinig nyo? 3rd century. Ano po ang 3rd century? 201 to 300 is 3rd century. Ngayon, 405, that's 5th century. Ano ba talaga, kuya? Ha? Ano ba talaga? Paniwalaan ba ninyo yung nagtuturo ninyo na hindi niya alam, hindi niya sigurado anong time na compiled? Alam po ninyo, yung Council of Rome ni Damaso, that is 382, Padre. That is 4th century. Yun dapat ang patunayan mo. Fourth, kasi 382, namatay na si Damaso eh. O, ito ha. Play. Ah. Play. Third century kanina. Ngayon. Isay nagbingat, anong, compile sa Biblia, si Papa Damaso sa tuwing 405. Oh, ha? Hindi ho ako nagsabi sa inyo, yung isa third century, yung isa 405. Ano ba talaga, kuya? Sigurado ka ba? Bakit hindi ka sigurado sa time mo, sa timeline? And I want you to know, namatay na si Damaso. 384 lamang po, namatay si Damaso. Ayan o! Naipanganak po siya, 304 hanggang 84. Damaso 1, naging 366 siya na pope, patay na siya sa 405. Ngayon. Tingnan niyo po yung 405. Yung 405 po, yan po ang pagkatapos na translation ni Jerome. Ba't hindi niya alam? Hindi siya nag-aaral? O
hindi niya nakuha ang buong references. Tingnan niyo po, kailan natapos Jerome? Hey, hello Jerome. Kailan po ba natapos? Ayan oh. Ito oh. Ayan. 382 ang sabi ng Catholic Encyclopedia oh. 382. Ang aking punto dito, dapat sigurado ka sa date. Magpapatunay ka dito tapos hindi ka man lang sigurado kung kailan. Ay mahirap po na paniwalaan po yan, mga kaibigan. Ah, ito po, Pope Damaso. Ayan o, namatay o. Naipanganak, 304. Namatay, 384, December 11. Tapos nag-compile pa. Nabuhay si Damaso. Nag-compile siya, mga kapatid. Ha? Narinig po ninyo, sorry ho, sorry ho. Gusto kasi ng Baptist, katotohanan. Katotohanan. Hindi po kami yung kasinungalingan. Dahil kami po naghahanap ng katotohanan. Yan po, nasa mata nyo katotohanan. Ang kanya, wala nyo na hindi nyo nakita eh. Sa akin, kitang-kita. Namatay, 384. Nag-compile, 405. Ay, nako. Ano ba? Who is Jerome? Sino si Jerome? New Catholic Encyclopedia, page 489. Ano po ang sabi niya? Si Jerome po. Ayun po. Ano pong sinabi? Okay, dito tayo. Sino si Jerome? Si Jerome po ang nag-translate ng tinatawag na Vulgate galing sa Old Latin. Ibig sabihin, meron ng Old Latin bago kay Jerome. Yun ang kanyang kinuna ng reference para siya'y mag-translate kasi nga, meron ng Old Testament, may New Testament bago ni Damasus, bago kay Jerome. Eh ngayon, ang sabi niya kanina, pinagpilitan niya sa akin, Eusebius, Eusebius, Eusebius. Pero, ang kanyang itinuturo, dalawang video, Damasus, Damasus, Damasus. Nagkontrahan pa sa date, patay pa si Damasus, nagkontrahan pa sa tao. Sino ba talaga? Eusebius? Compiled eh. Sino nag-compile ng buong Biblia? Ibig sabihin, Padre, pag-compile ba ni Eusebius, hindi pa kumplito? Mag-compile ulit si Damaso? Eh, dapat may fixed date ka kung kayo po talaga nag-compile. Ha? Okay. So, ibig sabihin, ha? Ah, tingnan nyo po. Ah, tingnan nyo, ha? Catholic Book Award-winning. The Apostle under followers nag-compile sa niyo. O, sino ngayon ang Old Latin? Tingnan natin si Old Latin. O, Old Latin, nauna sa kay Jerome. Okay? Nauna sa kay Jerome. Ano pong sabi ng reference natin? Nauna pa to kay Jerome, ha? Sino ang nag-compile nung nauna pa kay Jerome? Ah, ano po ang sabi? 3 minutes. Alright. Ayan o, ito ha. Kung kasabot mo in English... Okay. Kung kasabot mo in English, ito po oh. Ah, but ano? Teka. Wag ano. Okay. Yan muna. Silence. Okay. Ayan oh. Septuagint oh. 285, 246 yan. Tapos buong Biblia po ang pinatutunayan nyo. Ito po yung, saan yung ano? Septuagint po. I mean yung Vetus Latina. Teka ha. Okay, ito, Betos. Betos, saan ka? Pambihira. Betos Latina po, that is preceded the Vulgate. Ah, oras ko yan, walang problema. Ayan, kasabot po in English. Ingon di, oh. Old Latin, translations of biblical texts, both Old and New Testament, that preceded the Vulgate. Nauna pa sa Vulgate ni Jerome. Old and New Testament yan. Sino nga ba ang nag-compile noon? Catholic Encyclopedia. Dara, oh, ito, oh. Yan po, dyan po nakabase si Jerome. Ayan, oh. Salvitus Latina. May Old and New Testament na, ho. Sino ba nag-compile doon? Eh, according sa aklat po ninyo, ito po. Anong oras? Oras. Para makita nyo. Harapan yung makikita yung references. Okay? Sino po nag-compile? Sino? Okay. Ito. Ayan. The production yung nauna kay Vulgate, ayon sa New Catholic Encyclopedia, sino raw? Sino?
the work of unknown writers. Catholic Encyclopedia. Kaya nga, palasi. Huwag mo akong sasagot, pasasagutin ng isang tao. Ano na nga sabi ng encyclopedia mo? Pangangalanan mo pa? So meron ng Old Testament, meron ng New bago kay Jerome, bago kay Eusebius, bago kay Damasus. Kaya hindi ho kayo ang nag-compile ng buong Biblia. Hindi ho. Hindi. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Salamat. Okay. Salamat sa paghimo sa napulo ka minutos nga rebuttal sa negative side. O karon, ikaduhang hugna na kini ayagon ni Father Darwin gitgano ang pagpadayag ni Pastor Rian Fuentes. Aron gyud maklaro, matinaw og matinaw sa 200 billion nerve cells sa matag utok sa 8.1 billion people worldwide. Proceed with the questions. Unang tanong, Pastor Rian. Okay pa ba? Okay ka pa ba? Yes, po. Yes, okay pa. Ginagamit mo yung old Latin. Yes. Sabi dito ni Dr. Martin McDonald, sabi niya ang old Latin is moratorian canon in the first century. Sang-ayon ka ba nito? Okay, hindi po ako sang-ayon doon kasi po ang old Latin, according po sa aking binasa kanina, Padre, yun po yung Vetus Latina. Iba po yung binanggit mo eh. Mm. Ay nakita ko kasi references. Yung aklat na yan, ewan kung sinong sumulat niyan, hindi ko kilala yan. Pero yung sinabi po ng mga aklat dito, Vetus Latina, pati po sa Catholic Encyclopedia. Ang Catholic Encyclopedia po ang sabi niya, ang sabi po is, ang sabi po doon kanina, ano yun? Vetus Latina. Old Latin. Hindi po anong klaseng text yun, diyo. Mali. So, mali ang inyong Bible scholar na si Dr. Paul Enns, Southeastern Baptist Theological Seminary. So, mali siya nito, kapatid? Yes po, mali. Dahil, una sa lahat, Palihog ko o ganang hilom sa ako para maminaw ta unsay mga tubag, unsay pangutana para makasabot ta. Okay, atong atagan o panahom si ang atong speaker iyang ipadayag nga mali nasayop ang ilahang Bible scholar nga mao'y leader nila sa Baptist Church. So iyang ipamatud-an nganong dakong sayop ang ilahang leader sa Baptist Church na usa ka Bible scholar. Proceed with the explanation. Yeah, paminaw sa. Okay. Ang sabi kasi dito, Padre, New Catholic Encyclopedia po, ang sabi, the Old Latin version, the Vetus Latina, hindi yung binanggit mo. Number two, hindi po yan Bible Baptist eh. Bible Baptist po kami. Marami pong Baptist kasi, hindi nga yan na, maraming scholar din. Hindi rin po isa. Eh dapat ang paniwalaan mo, Catholic, si kung aaminin ko yung tama yan, aaminin mo sinungaling si Catholic Encyclopedia na sinabing Vetus Latina. Next question. So doon ang tanong, sa Old Latin or Latin Vetus Latina, sino ba ang nag-compile niyan? Roman Church or not Roman Church? Nasagot ko na po, sabi po unknown writers kanina. Unknown writers. Unknown ang sinabi, kaya hindi ko po pwedeng pangalanan because magdadagdag na lang ako doon sa katotohanan na inyong narinig. Unknown po kasi eh. Unknown. Next question. Kung hindi siya, unknown writer siya, aaminin mo na hindi siya Protestante din? Yes, aaminin ko na hindi. Kasi po, hindi po tema natin. Wala din kaming, na Protestante nag-compile. Wala ho. Wala. Kasi po, ang nag-compile, Hudyo. Ang nag-compile sa Old Testament, Hudyo. According sa aklat nyo, ang nag-compile ng New Testament, the apostles and their followers. Pero patutunayan ko yan, na hindi po kailanman naging Romano-Katoliko ang mga apostol. Sang-ayon ka ba yung Hebrew Bible mo na paulit-ulit mo? Sang-ayon ka ba sa listing sa Septuagint Bible? Yes or no? Okay. Hindi po, dahil that is not even the tema. Kasi sabi po nga ganina eh. Ano po ba ang tema?
compile ho, hindi listing. Yan nga sabi niya kanina. Naka-record ho, sinabi niya kanina, hindi namin ruling from the chair. When the speaker uses the word listing, you cannot evade when the question is posed against you. Stopel, proceed with the answer. Yes. Kaya nga, ang sumasagot ako, I did not say I will not answer. Sumasagot ho ako eh. Ang sagot ko po, sabi niya kanina, parehas ba ang listing ang compile? Sabi niya, no. Narinig niyo yan? Tapos ibabalik mo sa akin yan. Compile ang tema, palitan mo ng listing. Next question. Sunod na tanong. Yes. Paano natin makompile kung walang listing? Ayan. Okay. Paano? Okay. Silence, silence. Suspend the time first. Okay? Okay. Proceed relax, with the answer. Relax. Sagot. Itong tanong, oh, paano daw makumpile kung walang listing? I-compile mo dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago magtawag, bago mag-translate, meron ng compilation. Kaya nga, ang sabi mo kanina, hindi ho tema natin yung ano, yung nasa canonization, hindi ho. Ang tema po natin, compilation. Kaya ang compile, sinagot mo kanina, parehas ba ang compile at saka list? Sabi mo, hindi. No. Kaya hindi mo yan ma-ano sa akin. Next question. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong, kapatid. So ngayon, itong old Latin na pinaulit-ulit mo, complete listing na ba ito o partial compilation? Ang old Latin na text na Latinos, Litos, Latinos, Litos, Latina, Vitos, Latina. Ang tanong ko, ito ba whole compilation or partial compilation? Okay. Ang sabi po dyan, no? Translation of biblical text, both old and new. New Testament that preceded the Vulgate. Ngayon, ito pa. Ang sabi pa dyan, yun po ang kinunan ni Jerome sa kanyang translation ng New Testament. Dahil gusto ni Jerome na ang kanyang translation kukunin niya sa Hebrew Bible, hindi ho sa Septuagint. Kaya po, meron na po yan. Kompleto na. Kompleto po. Old and New Testament eh. Sunod na tanong. Oh. Alam mo ba na two Gospels lang ang nakasulat sa Litos Latina? Yes or no? Okay. Ah! Okay. Mali po ang tanong na alam. Hindi ko po sinasabi ha. Wala ko pong sinasabi na two Gospels. Ang sabi po, old and new eh. Sinabi ba dyan? Sinabi ba? Old. Both old. So, sabi ibig sabihin, padre, yung ano mo, na two Gospels, hindi ho totoo yun. Alam mo ba? Hindi. Dahil may document ako dito eh. Babasahin ko mamaya. Teka po. Hindi po totoo eh. Kasi nga, ang sinabi dyan, ano po ang sabi niya kanina? Ang ibig sabihin po ng Biblia, old and new. Old and new sabi, di ba? Narinig nyo? Old and new. Eh, nabasa nyo, old and new, tapos sasabihin mo, dalawang gospel lang. Okay? Time na ba? So, 17 seconds. So, ibig sabihin po, ang sinasabi po dyan, na makikita natin, kahit na, doon sa ating ibang mga ano, meron kasing sinabi doon eh, ha? Na meron na pong Old Testament, bago pa sa second century. Sunod na tanong. Itong mga councils na pinagngalanan ni Dr. Lee MacDonald, Protestante ba itong council? Yes or no? Lee MacDonald, okay. Ang mga pinangalan ng council po, Protestante ba? Ang tanong, hindi ho. Hindi. Okay. Yan po ay mga Christian councils, church councils, sabi po dyan. Pero ito ho, ha? Kahit na Roman Catholic po ang council dyan, kahit po Roman Catholic, ang sabi ho ng council, silence, silence. Ang sabi po ng council, nag-list, nag-recognize, nag-coin, at hindi ho ang tema compile. Hindi ho list na sinabi mo. List at compile, parehas ba? Sabi mo, no. O bakit mo ngayon itatanong yung council na naglalagay lamang ng list na hindi naman sinabing nag-compile? Next question. Dahil hindi ang Katoliko ang nag-compile, kayo ba ang nag-compile nito? Yes okay. Or no? Hindi ho. Hindi.
Dahil katotohanan po ang dala namin, wala po kaming claim na kami ang nag-compile. Ngunit, mga Hudyo, kinig kayo, mga Hudyo, hindi Baptist, hindi Roman Catholic ang nag-compile sa Old Testament. Ang New Testament, mga apostle at saka mga followers nila, hindi rin yung Roman Catholic eh. Hindi ho, Christian. Sunod na tanong. Saint Jerome is the father of Catholicism. Siya ang isa sa mga nag-compile or listing sa inspired books. Sang-ayon ka ba na siya ay father of Catholicism? Yes or no? Sang-ayon na hindi ho, hindi. Si Jerome po ay binevenerate ng mga maraming like the Orthodox, the Catholic, the even the Protestants, they venerate. Pero hindi, kaya nga hindi ako sang-ayon eh. Yun ang sagot eh. Pero ito nga, again, ang argumento ko po simple. Bago kay Jerome, bago kay Damasus, may Old, may New Testament. Hindi ho Roman Catholic ang nagkumpay. Last question. Last na yun eh. May wala na eh. Wala na? Okay. So, nahuman na ang maong pagpadayag o pag-aligig ni Father Darwin as against sa negative side ni Pastor Ray Fuentes. O karon, adto na kita sa linugdang nga pagkaasoy. Kung sa ito pa, conclusion. Wala nang objection po, Mr. Moderator. Wala nang objection. Okay. Wala na yung objection? Mao na kini ang pag pinaka-unod sa mga unod, no? O karon, iat-at na sa itong negative side, ang conclusion na sayup gayon ang baruganan ni Father Darwin. Nga iyak yun nga ipamatudan out of the two rounds nga paglantugi nga wala yun mapaparog ni Father Darwin nga ang simbahan sa Santa Iglesia Katolika mo'y naghipno, mo'y nagcompile sa balaang kasulatan. You have 5 minutes conclusion. 5 minutes, ha? All right, so una sa lahat, ha, ang sabi ni itong sabi ni Ignacio, siya pong unang gumamit ng Catholic word, I mean Catholic Church na phrase. I want you to know, kung kayo po'y nag-iisip at saka nag-aaral, gusto niyo po ng katotohanan, ito po ay adjective, hindi po noun. That means universal, all Christian congregations po yan, hindi po Roman Catholic Church. Kaya baka ano yan, ha, mamaya. Okay, now, ang aking conclusion, number one, ha? Number one na conclusion, hindi po alam ng affirmative kung kailan talaga na-compile. Ayon niya, 3rd century? 4th century, 5th century, patay na si Damaso noon. Sino ba? Si Damaso ba? Si Eusebius ba? Wala siyang konkrito na sagot doon. Meron siyang mga sagot, pero pakinggan po ninyo. Ang aking pong argumento, simple eh. The Old Testament is already compiled before the New Testament, before the Roman Catholic Church. The New Testament is there before the Roman Catholic Church. Before Jerome, before ano itong mga sinuturo niya, Eusebius, meron na po. And then sinagot ko po siya, tinanong ko po siya, yung bang listing compile pareha? Sabi niya, no. No eh. Kaya dapat compile, focus ka sa compile, eh wala kasing reference. Gumagamit pa siya ng mga aklat dyan, akala ko ba standard reference? Hindi ho. Ginagamit niya, Baptist scholar daw. Ang daming Baptist scholar, hindi pa Bible Baptist yan. Okay, ito po yung pinaka-importante. Gusto ko po inyong marinig po ito. Tama na ho ang debate. Pero ito po conclusion ko. I want you to know na tayo ho lahat dito ay makasalanan kaya minsan magkakamali tayo. According to the Bible po, wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men for that all have sinned. Tayong lahat po dito mamamatay. Ang daming mga kaguluhan sa mundo pero andito kayo, ibig sabihin you are interested in the truth. The truth of the matter is ikaw at ako'y makasalanan. According to the Bible, as it is appointed unto men once to die but after this the judgment, one day tayo po ay hahatulan. Magbinisaya ako, hukman na ay hukom na to. Kaya ang among prayer kamo malangit kami sad malangit mo na prayer namo. Pero I want you to know nga inyong hisgutan nga naa kitang tanan makasasala. O niya, ang bayad sa sala, kamatayon, dili maayong buhat. Dili sa pagpamimbrog relihiyon, ang bayad sa sala, kamatayon. Kinahanglan ni mong bayran ang kamatayo, ang sala, sa kamatayon, kinahanglan kang mamatay. The Bible says nga, dunay kamatayon, unsay oras? Dunay kamatayon, nga gitawag og second death, dito sa impyerno.
mo na nga ingon ng Bible, kitang tanan impierno hunon kay kita makasasala. Pero I want you to know that God loves you so much. Mahal kayo ng Diyos. Ayaw niyang pumayag na kayo mapunta sa impierno, kaya gusto niyang maligtas tayong lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kayo po'y rumispeto kung alam niyo po ang salita ng Diyos, respetuhin niyo. Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. I want you to know, walang papatawaran sa kasalanan kung wala pong pagbubuhos ng dugo, kaya ibinuhos ng Panginoong Hesukristo ang kanyang dugo upang maghugas ng iyong mga kasalanan. And in the Bible says, ito ang sabi po ng Biblia, and He hath made Him to be sin for us, ginawa niyang kasalanan si Kristo upang ikaw at ako'y makatanggap ng katuwiran ng Diyos. Mga kaibigan, ang sabi po ng Romans 5:8, God, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kaya si Kristo'y namatay nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ang sabi po dito sa Matthew 7:29-21, hindi ho lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi po sapat na kayo po'y tumatawag sa Panginoon. Kanang magsingi kang tawag o Ginoo, Ginoo, that hindi na sapat. The Bible says na may gagawin ang tao, gaganapin sa kanyang kalooban, yun lang ang mapunta sa langit. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos na gagawin ng tao upang siya po ay mapunta sa langit? Ito po ang sabi ng John 6:40, at ito ang kalooban ng Ama nagbigay sa akin, that everyone that seeth the Son, believeth on Him, may have everlasting life. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Time for 5 minutes conclusion. O karon ato nang ihatag ang panapos pulong. Mura ni og Pater in Manos tua kumindo spiritua miyom. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Atong ihatag ang conclusion sa affirmative side. Reverend Father Darwin Gitgano, pagpamatuod ngang simbahan ng Katoliko, mao gayod ang naghipno sa balaang kasulatan alang sa atong kalwasan. Unang-una mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat at sa ating Panginoon at sa ating mga mahal na mga pastors na nandito. Yung Vitus Latina, galing pala yon sa Codex Vice. No? Ito pong Codex Vice, saan? Sino po ba nakasurvive nito? Bakit nag-exist until now? We say, the Vitus Latina text survives in places in the Catholic liturgy, not in a Protestant liturgy. So the more pinocote niya ang Vitus Latina, the more pinopromote niya ang existido na nasimbahan, walang iba, Catholic liturgy. Patuloy tayo sa Vitus Latina. The Vitus Latina form being retained in the Roman Missal, in the liturgical use. Roman Missal. Sino bang nakauna sa Roma? Si mga apostol, si Pedro at si Pablo. Kaya nga kita natawag tayo Roman Catholic eh. So the more he quoted the Vitus Latina, the more he attested our stand. That the Catholic Church alone is the one responsible of compiling the Bible. Sabi niya kanina, Father, namatay na si ano eh, sa mga 380, si Damaso. Bakit siya pa ang nag-declare? Unang-una, si Moses namatay na din. Siya, Deuteronomy, pero nagsulat pa. Dahil siya ang leader eh. Ina-attribute niya yung mga sulat sa Mosaic community, sa mga community ni Moses. So, sino ang nag-una, nag-appoint ni St. Jerome? Si Papa Damaso. In honor po yan ni Papa Damaso. Okay? As a leader, as the one who initiate the official list and compilation of the sacred scriptures in the Old and New Testament. Ito, former Protestant. The Bible is a Catholic book by former Protestant Jimmy Akin. But as we will see, all Christians owe an enormous debt. Malaking utang yung mga all Christians to the Catholic Church. For it was through the Church that the Bible was given to the world. Through the Catholic Church was given to the world. The Holy Spirit then guided the Catholic Church to discern which books belongs in the Bible and which did not.
This involved the crucial process of sorting the true scriptures from all the false ones that existed. Maraming mga scriptures eh. Sinong nag-official listing, canonicity of the Bible is the Catholic Church. Patuloy. The Catholic Church is why we have the Bible today. And everyone should be grateful for the gift that by the grace of God, it has given to the world. The Bible is a Catholic Bible. Sabi ni Martin Luther, mga kapatid, sabi niya, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede. Surrender na po. We is plural. Pero hindi ito humble itong kapatid natin eh. Hambog ito eh. As we must, that so much of that they say is true, that the papacy as God's word and the office of the apostles, that we have received the Holy Scripture, baptism, the sacrament, and the pulpit from them. Ang ilan ng amahan, mga kaigsunan. Pero gi-accuse sa anak nga si Martin Luther bakakon. Pero sinang ayunan din niya na si Martin Luther ang kasabihan, like father, like son. Amen? At pinatunayan na din sa mga konsilyo si Dr. Martin MacDonald, Council of Carthage, Council of Rome, Laodicea, and then Council of Carthage, and then finally Council of Florence and Council of Trent. Puro konsilyo yan sa Iglesia Katolika. At inaamin nila na hindi po yan Protestante. Sabi niya sa interview natin, ikaw na lang mag-prove na kayo ang nag-compile. Siya, wala kaming claim niyan. Okay, salamat. Pakpaka nato ang atong mga maglalantugi, Reverend Father Darwin Gitgano sa affirmative side. O gingaman usab si Pastor Ray Ann Fuentes sa Baptist Church on the negative side nga pinagi kanila natinawan ang katauhan sa tibuok kalibutan, the 8.1 billion people, o ang tibuok Asians, 4.9 billion people, o ang tibuok mga Pilipino, 119 million Filipinos. Pagpaka nato silang duha. And nining tanan sa dili pa matapos, pasalamat sa both sides, Pastor Fuentes.